Pagbasa mula sa aklat ng Eksodo. Ang lahat ng ito'y sinabi ng Diyos. Ako si Yahweh, ang iyong Diyos na naglabas sa iyo sa Ehipto at nagpalaya sa iyo mula sa pagkaalipin. Huwag kang sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin. Huwag kang gagawa ng imahen ng anumang nilalang na nasa langit, nasa lupa o nasa tubig upang sambahin. Huwag mo silang yuyukuran ni sasambahin sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay mapanibughuhing Diyos. Ang kasalanan ng mga magulang ay sinisingil ko sa kanilang mga anak hanggang sa ikatlo at ikaapat na salinlahi. Ngunit ipinadarama ko ang aking pag-ibig sa libu-libong salinlahi ng mga umiibig sa akin at tumutupad sa aking mga kautusan. Huwag mong gagamitin sa walang kabuluhan ang pangalan ni Yahweh na iyong Diyos. Tiyak na paparusahan ko ang sinumang gumamit nito ng walang kabuluhan. Lagi mong tandaan at ilaan para sa akin ang araw ng pamamahinga. 6 na araw kang magtatrabaho at tapusin mo ang dapat gawin. Subalit ang 7th araw ay para kay Yahweh na iyong Diyos. Ito ay araw ng pamamahinga. Sa araw na ito'y huwag magtrabaho ang sinuman sa inyo, kayo, ang inyong mga anak, mga aliping lalaki o babae, ang inyong mga alagang hayop, ni ang mga dayuhang nakikipamayan sa inyo. 6 na araw kong nilikha ang langit, ang lupa, ang mga dagat at ang lahat ng nasa mga ito. Ngunit namahinga ako sa 7th araw, kaya't ito'y aking pinagpala at inilaan para sa akin. Igalang mo ang iyong ama at ina. Sa gayoy, mabubuhay ka ng matagal sa lupaing ibinibigay sa inyo ni Yahweh na inyong Diyos. Huwag kang papatay. Huwag kang mangangalunya. Huwag kang magnanakaw. Huwag kang sasaksi ng walang katotohanan laban sa iyong kapwa. Huwag mong pagnanasaang mahangkin ang sambahayan ng iyong kapwa, ang kanyang asawa, mga alilang lalaki o babae, mga baka, asno, o ang anumang pag-aari niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Panginoon, iyong taglay ang salitang bumubuhay. Ang batas ng Panginoon ay batas na walang kulang. Ito'y utos na ang dulot sa tao ay bagong buhay. Yaong kanyang mga batas ay mapagtitiwalaan. Nagbibigay ng talino sa pahat ang kaisipan. Panginoon, iyong taglay ang salitang bumubuhay. Ang tuntuning ibinigay ng Poon ay wastong utos. Liligaya ang sinuman kapag ito ang sinunod. Ito'y wagas at matuwid pagkat mula ito sa Diyos, pangunawa ng isipan, yaong bungang idudulot. Panginoon, iyong taglay ang salitang bumubuhay. Yaong paggalang sa Poon ay marapat at mabuti, isang banal na tungkulin na iiral na parati. Pati mga hatol niya'y matuwid na kahatulan, kapag siya ang humatol, ang pasya ay pantay-pantay. Panginoon, iyong taglay ang salitang bumubuhay. Ito'y higit pa sa ginto na maraming nagnanais. Higit pa sa gintong lantay na ang hangad ay makamit, matamis pa kaysa pulot, sa pulot na sakdal tamis. Kahit anong pulot, ito ay dalisay at malinis. Panginoon, iyong taglay ang salitang bumubuhay. Aleluya, aleluya. Ang salitang mula sa Diyos, kapag isinasaloob, ay mamumunga ng lubos. Aleluya, aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Pakinggan ninyo ang kahulugan ng talinhaga tungkol sa manghahasik. Kapag ang isang tao ay dumirinig ng mensahe tungkol sa pag-aari ng Diyos, ngunit hindi naman niya iyon inuunawa, siya ay katulad ng binhing nalaglag sa daan. Dumarating ang masama at agad inaalis sa kanyang isip
ang mensaheng kanyang napakinggan. Ang katulad naman ng binhing nalaglag sa mabatong lupa ay ang taong dumirinig ng mensahe. Kaagad at masaya niya itong tinanggap, ngunit hindi tumino ang mensahe sa kanyang puso. Sandali lamang itong nanatili. At pagdating ng mga kapighatian at pagsubok dahil sa mensahe, agad siyang tumatalikod sa kanyang pananampalataya. Ang binhi namang nahulog sa may damuhang matinik na halaman ay naglalarawan ng mga taong dumirinig ng mensahe, ngunit dahil sa pagkabalisa sa maraming mga bagay at pagkahumaling sa kayamanan, ang mensahe ay nawala ng puwang sa kanilang puso at ito'y hindi nagkaroon ng bunga sa taong iyon. At ang katulad naman ng binhing napaasik sa matabang lupa ay ang mga taong dumirinig at umuunawang mabuti sa mensahe, kaya't ito ay namumunga ng sagana, may tig sa 100, may tig 60 at may tig 30. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.